feeling ko kung hindi naman sila magbabago ng playstyle. Eh. Alam na nila yung ang ganda, ang ganda din ng hindi lang sa pagiging biased, pero bias talaga tayo, ano ba? Miniski TV, ano ba naglalaro? Miniski, di ba? Okay, sige, sige. Pero ako, walang halong bias. Mas gusto ko yung draft ng Miniski. Ang dami nilang burst. Dalawa mo, yung pang burst. Tatlo, tatlo, tatlo. Pwede questionin yung draft. Unang-una, ang nag-draft si Kenchi. Si Kenchi. Oh, at baka si matanggal tayo sa trabaho. Big boss ng Miniski. Kaya hindi natin siya. Matanggal kami sa trabaho, pwede, mag-question namin. Hindi natin pwede questionin ng draft. Yan ang unang-una sasabihin ko. Pangalawa, eh, yun eh, nandiyan yung drop eh. Makukustyon mo pa ba yan? Kahit questionin mo yun, hindi lang mapapalitan yan. Mm-hmm. Yeah, pero lamang sila dyan, nakuha nila yung mga comfort hero. Sabi nga, Tiny. Tiny Morphling, no? Morphling ni... Mausay. Ano ba to? Ano ba to? Ay, ito bang Pure Foods. Wala po kaming bahay dito, pero may Pure Foods. Ano ka ba? Naka-stand ko yan eh. At ka naman may Pure Foods dyan? Manghang pa. Pure Foods stand yan. Pure Foods stand. Mm, tingnan natin. Bakit daw bumalik ng Miraski si Ninja Bugi? Eh, baka tinatawag siya ng kalikasan. Bakit siya bumalik? Dahil na lang yun. Bakit? Bawal na ba bumalik? Tandaan nyo, lahat ng team bumabalik-balik. Pwede naman eh. Hindi, yan, hindi naman yan parang relasyon na bawal na makipagbalikan. Ganun. Ano dyan eh. Ano? Ano wala ba? Wala na ba? Wala akong alam sa sinasabi mo akin, Maru, pero laban tayo dyan. At tignan natin. There's always a second, third, fourth. Ay, batiin muna natin, syempre, mga datbatiin natin, mga kaibigan. Ah, Direk, yung ilaw, tanga na, sakit sa mata eh. Eh, sorry. De, wala yun. Ano lang yun. Kasi na-injured na po ako kasi sa ilaw na to, mga kaibigan. Dito po ako nagka-infection eh, nung maraming ilaw. Yan! Nakakapogi at daw ang beard. Ay, dumilim nga pag wala. Pero laban na yan, laban na yan. Ngayon naman sumakit mata natin. Pwede naman, pwede, pwede. Nabalik na lang natin mamaya. Nakakapogi daw ang beard mo. Feeling ko... Mas pogi talaga pag may bubola. Mag-beard. Alam mo yung pag... Tinanggal, tinanggal yung face cam natin. Yan, yan, yan. Thank you, Boss Leggy. Pa-request lang kasi kaysa ma-injured ako, baka dito mo lang ako dito ako mapag-cast. Sakit talaga eh. Tsaka mainit yung ilaw eh, no? Oo. Parang laban natin. Pakilala natin kung magamit Slayer. Si Sima ba yan? Sima the Slayer. Tama? Mm. Siya ang Winter Wyvern dito. Ghostic ang Brewmaster, Iceberg, Templar Assassin. Si Vampire OG ang Earth Spirit. At si Naive ang gagamit ng Weaver. Para naman sa Mineskiki. Mineski on the Dire Side, Moon para sa Lina, Fevi on that Enigma, Ninja Boogie para sa Lion, Ajit sa Morphling at kay KP ang Tiny. So Tiny off lane, Tiny Bubbles. Mid lane lane sila dito, so iba-iniba nila role nila. Iniba yung pero mas role. Gusto ko to, kasi usually nakikita natin si KP na mga role niya, yung mga offline na utility, mga dark seal, mga hindi bumabawas. Ngayon, Tiny. Mga Brewmaster, so mga Omni-Knight. Tapos tatlong offensive hero. So gusto makipagbakbakan ng Miniski. Yan ang yep. Kanilang makagimplista dito. At mukhang ayaw din talaga nilang patagalin tong laban. But still, no, in contrary naman sa mga sinabi natin, maganda rin yung lineup ng Dapango dito. Ang dami nilang pang-control. Dami nila so pang-control. All they have to do is survive kung ano yung kayang ibato muna ng Miniski for now. And yeah, it's all about survivability. Ayun. On their laning yeah, stages. Pero tsaka mobile yung mga hero nila, magbi-blink dagger yung mga yun. At least blink dagger TA, blink dagger Brewmaster, yun yung ano nila, may weaver sila, may gumugulo. Pero harassment kaagad. Oh, the rolling boulder will alam nila mababa yung buhay eh. So pinaghandaan na nila yung katapat nila Morphling, pero of course Morphling will be able just be able to shift attributes at maangas yung unang attempt dito. Naka-survive. Pero di nila nakuha yung first blood. Of course, i-attempt nila lahat ng pwede nilang gawin dahil kailangan nilang sulitin yung oras na magta-try lane sila dito kasi talaga namang pagka wala silang nakuha, sayang lang din yung ibang lanes na iniwanan ito, nila. Ito, tignan natin that si Ninja Boogie naaras na kagad sa rito ng Earth Spirit. Ooh. Pero hindi siya mahiyang kumira ng Earth Spirit at paruling a boulder. Rolling boulder? Tamang harassment. 1v1 with a great one. Ninja tamang harassment. Versus the vampire. Paddleboard, paddleboard. Pero hindi niya mapapatayan. So wala rin siya. Hindi mo napapatay. Para sa mga kayong lang level. And to think na yung ginagawa nilang dalawa na yan, nagbibigay ng space. Doon sa dalawang dun sa dapat dalawang, mag-park. Oo. Hindi nila nagugulo yung isa't isa. Pero dito naman, on the mid lane, medyo ahead ng isang level dito, si... Templar Iceberg. Assassin. Yep. Siyempre, TA yan. TA nga naman yan. May refraction yan and he'll be able to negate a lot of damage na magagaling sa Lina rito. Let's see. Dito naman, sa bottom lane, the Brewmaster versus Tiny KP. Ako
akong naubusan kung ng banner dito. Kung tutusin kung walang sim sa dalawang yan, pwede mo yun. Sila na yung ano lang yun. Parang hindi sila magkakapatayin kung walang ano asim. Lang, magpapalevel lang talaga sila dyan. Oh, unless matutos niya pabalik sa tower, yeah. Pwede mamatay kasi wala pa. Pwede, pwede. Tsaka, feeling ko hindi magbawakbaka yung dalawa na yun. Eto na naman, kung pwede sana naman si Weaver dito mga kaibigan. Pero may tamang sentry wall sa rito. Ang Mineski just to be able to prevent yung... Opya. Pero inaabangan nila. Iniintay nilang lumalim yung Mineski dito eh. Yes. Naka si Ninja Boogie. Eh, naku! Oy, nag-miss pa. Munti ka na. Malala, medyo pinakilig lang ng Gamilya, konti. Gamilya yung mintis nung Arch Merit ng kanyang role. Sinubukan lang kung gumagana. Gumagana yan. Pero tignan natin dito. Oy, low on health dito si Moon. There's the LSA connecting on to that Templar Assassin. Pero mapipilitan siya dito mga paggamit ng Salve. And both mid laners, yeah, ito yung action kasi kahit napapatay parehas. Oo. May harassment sila pareha sa pwedeng ibuga. Do, mas maganda yung survivability ng Templar kasi meron siyang ano, refraction. Uy, jungle, ano pala to? Jungle Febby. Si Jungle. So? Jungle Baby. Ang discarte naman ng dip nito, kailangan lang mag-survive yung top lane nila. Kasi ang technically, parang nagra-run ng 4-core yung Mineski. Kasi Enigma, tamang ano yan eh. Siya yung nakakapag-utilize ng jungle. Wala namang kumukontest sa kanya kasi kinukontest nila yung Morphling na tsaka Lion na lane. Pero na, sandali lang na pick off nila dito. Napatay ko si Lion. Oh. Oh, tamang, pero tamang rotation din sa gitna at sa Mineski will be able to trade that kill. At mas maganda yung nakuha nilang kill. Namatay si Boogie. Mid laner, yeah. Hmm. For a support. Nakakabawi, ibig sabihin yung lane ni... Ni Moon. Ni Mr. Moon. Pero dahil, medyo si KP. Ang ganda ng ano niya, ng standing na dito sa last hit and denies. Nangunguna siya, no? Technically, one-on-one sila ng ano eh, ng Brewmaster. Wala siyang problema dyan kasi may 3 grabs. Uy, low health dito si Brewmaster. Tamang harassment. Siyempre, alam naman natin, spammer din yung, ano, yung Tiny, mm-hmm. ng kanyang avalanche. Siyempre, even one-on-one na matchup, di ba? Yung 3 grab, napakalaking ano, pero ito habulin. Uy, kahabulin na si Moon. There's the Rolling Boulder connecting wala, on. Wala, hindi nila kaya patayin na. Yan. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya, promise. Hindi lang nila titigilan. Promise. Hindi nila kaya yan. Ang matay pa nga. Ay! What? Nako, pinakilig. Pinakilig lang and Pangolier overextending their hand giving Mineski their tamang third ano lang. Kill of the game. Baga, sidestep. Tansyado yun eh. At saka madali na yung tatakbo ng Lina sa loob ng puno. Madali na rin mag-stun. Hindi kayo na rin makakalbado. Hindi mo na rin madadodgeable masyado eh. Medyo masim lang ng konti. Overextension ng the Pangolier. So far, ang greedy masyado. So far, medyo nahihirapan yung Morphling mag-farm. Pero nakakakuha pa rin siya ng CSN level. Yep, which is, hindi naman siya ganun kalugi. Pero kasi Morphling yan pwede, makakabawi at makakabawi. Saka maganda nga, sabi ko sa'yo, may Enigma akin. Ibig sabihin, yes. Apat yung core na nagpa-farm. 4-core lineup. Eto, mahuhuli si Boogie. Siya sabi si Boogie na talaga yung alay sa laro na to. Wala naman na silang magagawa. Papatay dito eh, no? Impale, tignan natin kung kung siya siya rin. Hindi gagamitin ni Boogie. Hindi gagamitin. Pero ibibigay nila yung ano ah. Ay, ibibigay nila yung kill kay Weaver. That is the second kill ng Pangolier. Pero Mineski, space created na naman para sa Morphling dahil tatlong hero yung humabol. Kay Ninja Boogie doon sa gubat na yun. Pero ito ha, may aga-attempt sila rito sa mid lane. Pinupwestuhan nila pero Lina lalaban yan. Kaya niyang lumaban, may creep wave siya. Bawal dali yung maninigate yung refractor. But still, merong Earth Spirit dito sa likod niya. Kailangan niya mag-ingat dito. Hindi siya kaya patayin yan. Looking on to the bottom lane. Ahead na dito si Mr. Febby. Siyempre, walang gubat. Tiny din kasi yan eh. Tsaka maganda to, maagang Dominator. Solo XP sa gubat. Maagang Dominator, translate, maagang push. Maganda yung magiging timing nila. Hindi rin naman ganun ka... Kahirap yung lane ng si Boogie lang talaga naman yung namamatay. Ibig sabihin, yung apat, patuloy sa pag-farm. Network mo nga, yep. Direk. Oh my goodness, mananakaw ba dito ang haste rune? Tingnan natin, here comes stun, nailagan. Ito, huli to. Tatlo. Masyado marami to. And this time, Moon will fall. Medyo nakita niya nang napapalapit dun eh. Pero here comes the wave in. Nahuli nila si Beaver dito. I think this might be a trade-off, mga kaibigan. Wala siyang natakbuhan dito. Hindi, may Sukuchi siya. Yun ang maganda sa Beaver dito. He'll be able to TP away. 3 all ang ating scoreline, but 1,000 gold dito yung Beaver Mineski. Eto na, yung sinasabi nating Enigma now, with the pressure towards this bottom lane. Tier 1 tower, hindi kaya depensa ng Master ko. Kaka-level 6 nilang dito. And to think, Kuya D. So pwede silang umupensa. And here comes the TP in. Mahuhuli nila si Moon. But will they be able to get the kill? The Avalanche. Just to delay, pero tignan natin kung mapapatay nila rito ang Tiny. At mukhang they'll be able to take down the Tiny rito.
Dahil tatlong hero na naman yan. And very good rotation para sa Pangolier. Nagamit nila yung Bruce Blade. Nakinabang sila ron dahil that is still a core team. Tama ka dyan. At Tiny going down, bababa ng 1K dito ang lead ng Mineski. But still, kung makikita natin, ang yaman din pala ng TA dito, Kuya D. So, ito yung pwedeng maging problema ng Mineski pagdating sa late game. So, kita natin, Smoke, mukhang pagbabala ka nila ulit si Moon. Eh, alam nila si Moon eh, alam mo na, baka makatawag na naman si late moves natin dito. Pero, peto na naman ang rolling dito. Tama yung initiation nila, pero forcing a TP. Nandito, Enigma, they need to be careful. Pwede nilang i-turn around to. Here comes the Lion, may Diffel. Pero mapapatay nila. Tignan natin kung Enigma makakakuha ng kill. Tignan natin dito. Uy, delikado rin dito si... Wala pa siyang black hole dito. Si Pepe, whoop, nagkamali ng pinasukong ligat. Mukhang tatlo pa mamamatay dito as they'll be able to dive the Lion as well. And the no Pangolier squad will be able to get a 3-kill advantage over Mineski dun sa mid lane trade na yun. Pa isa-isang nag-audition dito. At sino pa ba ang mapipita sa lineup ng Mineski? Walang iba kung hindi si Moon. Yan ang kanyang trabaho simula ngayon. Ang maging putas. Ewan ko Kuya D, hindi masyadong worth it yung nangyari ah. Kasi pumunta dun si Febby kahit wala pa siyang black hole. At ano bang may tutulong na dun? Ang dami nun. Hindi, tsaka pa isa-isa eh. Wala lane. Pa isa-isa din sila pero eto na, Febby targeting that Brewmaster. Wala rin, walang bot si Lina. Well, usually medyo reliant ka sa Lina sa mobility kasi. Ang bilis kaya ng movement speed niya ni Lina. Wala ka kasi pantakas eh, pero wala yata siya bot eh. Alam ko wala siyang bot sa, titignan natin. Pero tignan natin dito. Morphling number 3 in terms of farm, pero nangunguna nga yung TA dito by 300 over the Tiny. Surprisingly, si KP pa yung nangumuna rito. And the tier 1 tower will fall. Mineski continuing to retain yung gold lead nila rito. Mineski making a move towards his bottom lane. Tignan natin kung mahuli nila yung Winter Wyvern dito. But playing just behind the tree line, ang Winter Wyvern dito ng ni Sima, the Slayer. Hindi siya pwede magpakita dito. Radiant pero tignan natin, merong naglagay ng Observer Ward. So mayroong ganda vision niya rito. Mineski will try to push using kanila. Actually, maganda rin yung pwesto ng Wyvern, ha? Ever na pwede niyang mag-ulti na ba siya? Wala pa siyang ulti. Kahit gano'ng kaganda pwesto niya, wala na pa siyang ulti. It's a bad, mga babi. Ang level na ba no? Ano? Level 4! Ang baba ng level ng Wyvern dito. So, Enigma, wala pa rin naman black hole. Wala pa, hindi pa online yung mga big team fight ultimate. Pero may rescue with level 7 sa Lina. They want to go for a play. And here comes the initiator. The Primal Split. Dami ata magkocommit dito. Wala, iwan na nila yan. Overextending itong Tiny rito and he will fall. Medyo... Pero at least nag-attempt sila ng push doon. Tingin natin, stun onto the Weaver pero hindi natin nila mahuli. Wala silang detection dito. Papaliba rin pa si Enigma. Hindi pala pinalipad ng Enigma rito. Yulsef, their setup. Mukhang Mineski will be able to survive yung ibang hero. Pero dalawa ang mawawala sa side nila rito. And TA, sisimula nang umalagwa sa network natin. Pero ang problema ng Pangolier dito, yung ibang force nila, hindi rin ganun kayaman. Tingnan natin yung Weaver. Saktong yaman lang, but still, mas mayaman pa rin yung carry ng Mineski dito. Although, lamang sila for now in terms of kill. Pero Morphling kasi, nakakatakot yun, Kuya D. Yep, Morphling pagdating ng late game lalo. But still, they do have the Templar Assassin na somehow parehas ng kayang gawin. Right click damage din for the Pangolier. So, silipin natin. Tignan natin Daya's kung anong gagawin ng Mineski dito. Medyo hindi pa natin nakikita yung mga ano nila, yung mga usage nila ng mga skills nila. Wala pang kasi synergy yung ginagawa rito. Di pa tayo nakakita ng successful gang. Tama ba? Kaka-6 lang nung Weaver? Oh my gulay. Ibig sabihin, sobrang behind niya pala sa level dito. Kakalagay lang nung ano niya eh. Kakalagay lang ng timelapse niya. Hindi, malay mo. Hindi siya naglagay ng timelapse. Hindi, kaka-level 6 lang talaga. Oo, 6 nga lang talaga. Eto, Lina Lion yung kalaban. Weaver ka against a Lina Lion. Pwede kang ma-one-hit, delete. Oo, nga eh. Pag nahuli ka. Ang siguro ang kailangan ng Mineski rito, yung initiator nila, kailangan nila ng Blink Dagger sa Tiny. O kaya, Yule Scepter sa Lina. Yun yung parang pinaka... Pang-starter. Kasi, kumbaga, yun na yung bugbogan starter pack nila. Yun na yung kailangan nila para manalo sa Clash. Ano, man advantage, which is kayang-kaya nilang gawin kung may mahuli silang isa. And to think na... Level 6 na rin dito si Febby. Meron siyang Hood of Defiance. Not bad for a jungler. Yup. Tingnan natin dito. Tingnan natin. Their ultimates are now up. The Finger of Death and the Laguna Blade. Tingnan natin. There's a smoke from Mineski at mag-initiate na sila. Ito na siguro yung rotation nila. Hayaan muna nila yung mga Neo Pets nila. But still, Kuya D, kung hindi sila mag-succeed dito, eh...
Medyo aawitan sila na. Ayan na, yung tayo ni 600 to 700 gold away from a Blink Dagger. Blink Dagger. So, game changer din ang item choices ng both teams dito. So, wala silang makikita dito sa Uy, pero ito, masaspatan nila rito. Ito na, tignan natin kung mapapatay nila si Winter Wyvern dito. Here comes the Hex, tignan natin kung may follow-up sa The Inker, The Laguna. Ayun yung sinasabi natin, the 1-2 punch. Yung jab sabay uppercut sa mukha. Kaso hindi yun yung target na gusto mong mapatay. Oh. Kahit sinong core, mapapatay mo dun sa dalawang combo na yun. At least 2,000 damage kasama yung magkasunod na stun dun eh. Diba? Pero kasi kailangan nila din. Pero lalaban dito yung ano, yung finger damage. Lalaban dito, mayroon silang oy, hindi tumamay ni Shinko, pero dito ito. Magnetize. Ang bobo ng ginagawa ng ano dito. Nag-TV sa harap na one hit delete tuloy si Lina. Pero makakaligtas si KP dito. There's the push on the mid lane. The Wyvern will be there para i-defend kahit pa paano. Pero tower will not be successful. Tower makukuha pero hindi ko alam. Alam mo, Mineski, kanina pa sila nahuhuli. Merong hindi sila nagtatanda, no? Meron sila, merong Earth Spirit. May Winter Wyvern. Ang dali-daling ulihin ng mga hero nila. Wala naman mga pantakas yun eh. Parang hindi sila nagtatanda. Saka, wala nga silang vision. Wala silang kampe. Ilang beses na silang nadali dun sa pwesto nila. Wala silang business being there. Kumbaga sa City Hall, wala kang permit. Bakit ka andun? Yapi. Talagang pinilit nila yung second tower dito sa kumbaga, bot lane. Kumbaga first offense na nga yung kanina, nahuli na eh. Sumikong defense ka pa. 10-4 yung ating wala scoreline, na mga kaibigan. Ang 10-4 po, itawag din natin Roger. 10-4, Roger. Sarado, di ba? Yan ba yung mga ano? Yung mga alam mo, pag sumasakay ka sa driver, Epics. Oo. Oh, yan yung mga tango-tango. Dati, nung pumapasok ako sa, Morato, araw-araw ako nag-EPX. Fascinated ako sa mga, kung ano yung mga codename ng mga meron driver. Yung alam ano ko yung mga yan eh, mga maliit na bilog, malaking bilog. Maliit na bilog, ano yun? Welcome Rotonda. Yung malaking bilog, Quezon City Circle yun. Sa mga biyaheng perview. Alam mo yung Mamada. Ano yung Mamada? Yung mga Mamada. Yung mga lugar na, meron pa akong alam dyan, yung paliling. Pag sinasinabi ng driver, yung biyaheng MOA perview. Uy! Pag sinabing, nasan ka na? Saan ang ano mo? 4-1 mo, nandito ako sa Baliling. Alam mo kung ano yung lugar yung Baliling? Oh. Lacson. Sa Lacson yun. Kasi di ba ang pinagpintangan na nag-rub out sa Kuratong Baliling, gang-kicking Lacson. Yun yung pero, sinasabi nila dati. Pero Kuratong Baliling na naman dito, Mineski, dalawang mamamatay. Mahatik na. Oh, uy, pangat ito na pa. But wait, there's oh my more. God, Kuya Moon. Kung saan saan nagpapatay. Wala sa eyes. Mga wala sa hulog eh. Mineski, wala sa hulog, mga kaibigan. Triple kill across the map. Pero na-one hit delete na avalanche toss. Kuya Tiny. Di, pero mali yun. Isa bad mga babi. Apat, no? Apat patay? Nang walang kamalay-malay? Ano ba yun? Kung parang hindi magkakakampi yung naglalaro eh. Wala pa sila masyadong synergy dito. Pero might as well makakita na naman tayo ng next clash dahil their ups, their ultimates dito. So far, Mineski, even tong laro natin, in terms of network, less than 1,000 gold did going favor Mineski. Pero 2K gold advantage, solid. Doon sa Templar Assassin over the Tiny. Yan ito, Weaver. Right? Pero kung makikita mo, Kuya Dia, lamang sa kills at lamang sa rotations ang The Pangolier. Pero yung network, nasa side pa rin. Nasa side ng Mineski. Kasi ano nakaka-farm si Tiny. Hindi. Ang ano dyan, apat kasi nagpa-farm sa Mineski. Sabagay. Yung meeting nga nila, pinakamababa. Pero may mahuli sila. Ito na ba yun? Naku, hindi pa nila napatay. Hindi, napatay nila. Hindi nakapag... Walang private speed, pero may na-hex dito. Tignan natin. Winter Wyvern will try to go to chase. Here comes the magnetize. Makakapatay nila sa 1-4-1 trade. Here comes the Winter Curse holding them in position. Ito na ang bawi ng The Pangolier. Tinusiro niya pala kami. Nakapag-buyback pero mukhang mamamatay. Here comes the wave. Gusto nilang protectionan itong morph nila. At delikado ata dito si Mr. Ninja Boogie. Will the chase continue rito? Here comes the side of Pangolier going for the offensive. Nasa kanila na ang kalamangan dito. Si Pebby Whoop, sinira ang mga puno. Hindi ko alam bakit sinira niya yung mga puno. Hindi kasi makadaan si Ninja Boogie. Kailangan niya nang mag... Itong si Lina, walang dating yung Lina ni Moon, man. Kumikirengkeng, walang parang dating. Parang hindi yan yung mga bagay sa kanya na hero. Eh. Parang mas magaling pa ako mag-Lina dyan. Pwede naman, palitan mo na. Shoutout sa mga Mineski TV peeps na kakadating lang. Yan, kay Dardud, kay Alo De Leon, ng Daedalus. Pwede naman. 15-8 ang ating score. Lamang ang The Pangolier ng less than 1,000 gold lead.
and going for the greater of the pero hindi bibigyan ng laban sila the dito. Primal Split. Huli na naman. Here comes the start. Pero God, naman, the Tiny. Hindi na naman tumama dito. Devlar Assassin. Avalanche Toss. Huli na nila si Tiny Licious. Tiny Papa Balls. Pero Morphling susunod nilang huhulihin dito. Tignan natin dito. Makaka-wave out. The stun. Hindi isa lang yung tinatamaan. Papa, nag-Pagement Spirit ka na lang. Tignan black natin. Hole na ba? Wala pa Black Hole. Walang nakalagay na Black Hole. Oo nga, nag-Black Hole ata siya kanina. Okay po, mga kaibigan. Medyo talo na po ang Mineski nito. Game 2 po tayo sigurado. Nagsisimula na pong magkasakit yung si Moon, mga kaibigan. Feeling ko hindi ganyan yung mga hero na bagay kay Moon. Feeling ko hindi talaga bagay si Moon. Sa Lina? Hindi, sa Mineski. Feeling ko si Jules talaga eh. Hindi talaga, huwag mo kukwestiyonin ng player choice ni Mr. Kenshi. Pero sobrang lamang na ng Magoler dito. Nakuha yung AG string. Hindi lang siguro para kay Moon yung hero na Lina. Kasi diba, labi natin okay mga aggressive kasi. Okay nga lineup nila eh. Ang problema, hindi okay yung synergy nila eh. Alam mo anong meron sa synergy ng Mineski? Bagong gising ata. Wala silang synergy. Kumbaga para silang nagpa-pub game, parang nag-MMR sa Archon level. Hindi nag-uusap pa, isang-isang samantala kalaban nila, party MMR. Alam mo yun, mga party MMR, mga tryhard, parang ganun yun eh. Tingnan natin dito. Mas may silbi pa yung mga creeps ni KB. Ni Baby pala. Sino sabi ko ba? Ni KP. Hindi si KP yung sanay, si Tiny. Sanay kasi tayong si KP yung ano, yung... Yung Black Hole sinasabi. Yung same dito. Iba yan. Laban niya tayo. Dire's top tower is under attack. Pero tignan natin dito. Winter Wyvern. Naka Arcane Boots na. Si Pebe na yung pinakamayaman naku, sa team niya. Ang hirap pala dito ni Lina, but still, meron na siyang use of divinity. Mababago dito. Meron na siyang counting pang kahit dito. Sabi ni Pebe, tadin lang naman ako dito eh. Hindi ko kausapin, magpush ako, gusto ko manalo mag-isa, wala. O kaya baka naman nag-iigant itong si Pebe. Kinik niyo pala ako, tapos ako pinili yung standing ah. Baka true. Baka true. Pwede naman. Tingnan natin. Walang pang-cancel. Alam nila yan. Pero papalik pa rin nila dito ang Templar Assassin. Rolling Boulder will not connect. TP para kay Moon dito. Oh! Nakataka si Moon. Medyo swerte ka, kaibigan. Kaibigan Oso. Sino swerte? 18-8, 4K gold lead. Templar Assassin getting away sa 10K gold lead. Lina going napakayaman. For Boots of Travel. First item. Naku po. Eh, kailangan din kasi nila ng creep push. Hindi ko gusto to. Hindi ko gusto tong ginagawa ng Mineski Dota. Kasi dito. Feeling ko Kuya Div, ha-farman na lang nila muna to eh. Ba-farman? Ma-outfarm sila dyan. Wala nga silang mapupuntahan sa mapa eh. Ganun talaga. So, pipilitin na lang mag-farm pa rin. And it's all about redemption for the Pangolier. Ito na ba ang comeback nila? Ay, ito sabi na tinalo nyo kami doon kanina, doon ka isang araw, walang bilang yun. Ito, upper bracket, lower bracket, ang diferensya ng series na to. Mas may bilang to. Dito namin kayo babawian. 11, alam mo, di ba natalo rin yung team si kanina sa Templar Assassin? Hindi ko kahinaan ng mga Southeast Asia team yan eh. Yung Templar Assassin. Ewan natin, pero may nagtatagong TA dito. Speaking of TA. Mga TA god yung mga nakakaramdam. Uy, binibait na yung bounty. Pero mukhang nakakaramdam ang Mineski squad dito na merong TA. Tingnan natin, there's the Lina. Ayun na, nakritan sa mukha. Oh my goodness, napaganda yun. Tingnan natin mga sa sun. Pero I'm impelled to follow. Saan ka pupunta, Lina? Pinalipad din siya rito. Babayo. Ginawang Chubibo, mga kaibigan. Ito na, one more hit. Nagibate, at makamatay na. Najibated.com.ph, ginawang bata. Sinama pa si Ninja Buki sa hukay. Sa bad-bad, mga babi. At dalawa na ang patay sa side ng Ines ni Dota. Kita mo yung kinritan sa mukha. One hit din si Kuya Moon. Si Krinitan, siya na ata yan si Krinitan. Muli na naman natin nakita si Krinitan. May bago na tayong Krinitan, hindi na si PA. Krinitan. Ayan na. Ewan ko, tingnan natin. KP is still eto, trying to get his farm. Ito mayaman to kanina pero naging walang wala impact na eh. No? Na-stuck na siya dito sa bote at link dagger niya. Hindi ko rin, hindi naman dahil lumalaban Mineski. May ages yung kalaban. Di ba? Pwede, pero ito nang gagawin nila. Ipe-pressure na sila dito sa my base nila and the Pangolier is still Manta going style, for the push. Hindi pa ganun ka item changer yung Manta style ng Morphling na yun. Tignan natin. Whoop, here comes the toss. Gusto nilang i-set up. Ito pa gusto nila patay. Darang nag-cap. Ayun na.
Tinanggalan ng Aegis. May minahuli sila rito. Eto na ba? Oh my God! Pero Winter Curse to hold him into position. Kinuha na ng buhay. Baka mamatay yung Tiny. Here comes the buyback. Tignan natin si Bobby. Nice black hole. Connecting on 2 and 3. Pala 3 yung nahuli ng black hole. Black hole. Black. Tatlong huli. Pero isa pa lang namamatay nila rito. May makakatakas pa. Yung Scepter. Set up. Tignan natin. Baka maasim ang pangulir. Nag-buyback pa yung Mineski. Oh with my a team fight. Pero at what cost, man? Naku, at walang, least, at nila napatay yung TA. Pero okay lang. Hindi, may Aegis din kasi Kuya D. So, is a good na rin yun para sa kanila. Medyo nakabawi ng kaunti. Medyo ang mahalaga lang kasi dito, makuha nila yung streak ng TA. Hindi nila nakuha yun, siyempre. Oo, hindi nila namatay. But still, good na rin for Mineski. At, pero nag-buyback din yung Tiny. So, wala lang din yun. Sayang din, wala rin pera si Tiny. Ito, mabila siyang bumaon sa lusa ko. Mas para siyang support dito. Yung Enigma na yung mayaman talaga. Mayaman yung Enigma sa kanya. Yari! Pero kasi Morphling din to. So, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Mineski squad. Tignan natin dito pero ilang beses na tayo nakakita ng comeback yung, ng Morphling. Yung Morphling, kontrado ng isang item yan. At meron na dun yung kuponan ng Pangolier. Yung Earth Spirit, naka-Spirit Bezel na. That will counter yung attribute chip attribute ng Morphling. Yapi. BKB, upon the Templar Assassin, mukhang oo, may hirap pala talaga naamoy, sila dito. Naamoy ng Pango dito. Ito na yung tapusan ng Mineski. Naamoy na ng Pango. Parang, they sense blood in the water. Kumbaga, alam nilang sugatan ng Mineski rito. Ito yung perfect time para umatake sila. Yappy. Walang buyback yung Tiny. Ever na mapitas agad nila. Eh, maganda rin dito kasi si KP din talaga yung pumupronta. Siya yung pang-initiate ng Mineski dito, but still, they're going for the push on the bottom lane. Lina, Yul, Scepter, Boots of Travel. Magda-dagger siya dito. Dagger. Hahabol siya, Kuya D. Talagang action Jackson ng Mineski dito. Parang support ang dating nila ni... Sila na yung nag-support eh. Mm-hmm. Mag-all-in na sila sa Morphling, no? Tignan natin, may mahuli sila. Avalanche! Boss, tignan natin and quick finger into the waveform. Patay dito ang Winter Wyvern. Yung mga ganong pick-up, medyo nakakabalik Mineski dyan sa mga ganyang pick-up. Kasi napipigilan yung progression ng Pangolier. Kailangan nilang hintayin yung mga yung namatay. E di tamang pa-level pa. Uy, magkikita sila dito ni Febby. Di sila magkikita. Pusong bato tong si Febby. Nagtatago lang siya sa mga puno. Busy sa pagmamicro ng kanyang mga AD loans dito. Mga baby wops. Tingnan natin dito. There's the Weaver, mga kaibigan. But still, walang magagawa si Febby to delay this one. Pero sabi ko sa iyo, Kuya D, Fafferman lang nila yan eh. Pwede kasi sila. Kasi, pwede, depende pa rin kasi sa item nila eh. At kasi yung Mineski, panglaban talaga yung hero nila. Nagkataon lang na baugbog sila. Baug na, bugbog pa. Kaya napilitan sila makipag-farman, which is okay. Kasi may Morphling sila. Oh, tsaka eventually magpo-follow up yung ano, yung Templar Assassin din dito. Templar ang maganda rin kasi, sabi mo nga, TA magpo-follow up siya. But mamaya hindi, pa yun. Mamaya pa yon pero ang Morphling kasi hindi siya nagfo-follow. Magfo-follow siya kung wala talaga siyang farm. Eh kaso ngayon medyo nakakabawi ng konti. Actually number 2 na siya, though still 5k behind in terms of overall net worth over the team. Tsaka nadadali din kasi siya ng silence niya, yun, ni Earth Spirit. Kaya maganda na rin talaga yung Manta. So para nakakalaban siya. May defensive usage yung Manta. Parang ano yan, layer of protection. Pero kaya itong kasi nagiging problema si Moon, walang dating. Walang dating si Moon. Natingin mo may impact kaya itong Blink Dagger na to? Hindi ko rin alam. Siya ba yung magiging pag-initiate? Blink Jules lang naman yung gagawin niya eh. Nagagawa rin ng walang ano yun eh. Defensive, ano ba to? Defensive Blink? Hindi ko alam, pero Blink Jules nga yung gagawin niya. Tamang panghuli, pero delay pa rin yun. Pero tignan natin dito. Tipin, coming in, pero Brewmaster, susubukan mag-a-ball. TP sa mukha, tamang takas lang. Tamang create ng space. Forcing Yappy some rotation itong Mineski out of the Pangolier squad. Pinipressure nila patuloy ang bottom lane dito. The pressure is real for the Pangolier. Pero pwede, hindi ganun kataasan yung lamang nila. Sa kills, oo, pero yung gold lead. 2K pa rin. It 2K means na nakakahabol pa rin ng bahagya. Malaking factor Mineski pa din na nagpa-farm yung Enigma. Tsaka apat yung core na tumatakbo. Kasi si Boogie lang naman mahirap dito. Ano namang item nung Enigma? Parang
Wood lang yung nakita ko kanina. Pero tingnan natin, Blink ng Templar Assassin. Mapipilitan siya magpagamit ng BKB dito. But still, a worth kill. Mawawala ang line dito. Mababawasan na isang burst ang Mineski. There's the Morphling, mga kaibigan. Support lang yung nahuli nila. Wala silang vision. Pero tingnan natin dito, mahuhuli nila yung Morphling. Anong gagawin ng Morphling dito? Naging Templar Assassin siya. Protected by the refraction. Here comes the chase coming in from the Pangolier. Pero wala akong magagawa ang the Pangolier dito. Pero maganda yung ginawa nila na iniwasan muna nila habang naka-BKB si Templar Assassin dito. And this is a good opportunity for Mineski para makabangon ng bahagya. Makakasalubong na Earth Spirit dito, but still, the silence is there. Magnetize as well. Mas-stand dito ang ES. And there's Boy, the pero Black Hole. Nakahuli ng isa sa Bybininger. Tatlo patay dito sa side ng No Pangolier. Pero eto na, si Weaver Beaver makakabawi. Here comes the timelapse. Kaya tignan natin kung makakahabol ba yung Mineski dito. Kahabol and double sila. Kill from the Pangolier. 3K gold. Deep, nahuli sila. This is the match important kill. Nandiyan na Sentry Wilds. Kompleto Recados. And that's the big kill. Immediate smoke para sa Mineski. Sana ang punta nila rito. Apat ang patay sa side ng No Pangoliers. Min. Ano ba ang tingin mo, Kwedi? Worth it ba yun? May buyback na nakomit dito. But still, apat ang mawawala sa side ng No Pangolier. They might go for the push, pero ano? Buyback pa rin ang The Pangolier dito. So, pwede nilang i-force. Pero hindi ata. Hindi tayo sigurado sa kung ano, anong gustong nangyayari rito. Pero 1,000 gold lead going in favor of Pangolier. Bumaba, no? Bumaba ng bahagya. Pero Morphling unti-unting nakakabol. Sila 4K gold lead para sa Templar Assassin over Mineski dito. Yapi and Roshan nga naman ang susunod objective ng Mineski dito. But still, the Pangolier squad is aware of what is happening. There's the buyback for TA. Mapipilitan siya ng buyback. Ito na ang Primal Smith. Nagkamali na pinasukang Liga rito. Si KP at mukhang KP will fall dito. But yes, they do force the buyback. And this is a much important fight. Walang buyback yung Tiny for 70 seconds. Here comes Dalina. Uy! Ang ganda ng stun. Pwede nilang i-burst to. Pero hindi, may follow-up. Tignan natin. Here comes the Cold Embrace. Holding them into position. Naghahabol dito yung spirit ng Brewmaster. Pero inside the pit already. Tutuloy na nila to. Ang The Pangoliers. Yep. If ever makuha nila to, may sulit ng konti yung buyback ng Templar Assassin. But still, they need to be very careful here. Isin lang Aegis at TA na walang buyback. Templar Assassin with the Aegis. Dahil kailangan niya yan, given na nag-buyback siya. Pero tingnan natin kung ano magagawa nila with the Aegis and Cheese now on their possession. Mineski still looking to avoid Radiant's yung mga engagement dito. Medyo ingat pa rin sila kasi malakas pa rin yung, ano, yung Pangolier dito eh. Iwas pusoy muna sila, split push. Gamitin saka nila yung mga chewables nila. As much as possible, iwasan nila yung TA na naka-BKB. Yup. Dahil yep, wala talaga silang gagawin to control it or pigilan itong TA na to. So, iwas pusoy muna ang pwedeng gawin ng Mineski. Tiis pogi at unti-unti na nakukuha ni Morphling yung kanyang items. Eye of Skadi. Skadi, kompleto na. Oo, kompleto na. Pwede na, laban na to. Action Jackson bubuot, na. Bubuot talaga itong si Ajit. Pero yun yung Weaver, nagiging problema na rin. Mayaman na rin yung Weaver, Beaver. Para right clickan na lang sila niyan, eh, no? Yes, indeed. Let's see kung ano ba nga pwede mangyari. 3K gold lead for the side of the Pangolier. At they will spot out the Templar Assassin here. At uy, mukhang, ito na. Uy, travel. Ito na yung mga lalaban nata sila. Pwede. Sila rito, Mineski. Oh! Here comes the Yule Scepter setup. The silence, the stun. Tinamahan dito. Mukhang papatay pa nila. Pero Aegis and Cheese holding him into position. Tignan natin kung makakuha nila yung follow-up nila rito. Okay na yun. Nakuha nila yung Brewmaster will try to cut the backline. Pero may mahuhuli sila rito. May mahuhuli sila. Mahuhuli nila si Leon Guerrero. That's just the Aegis. Nakikipagsutukan yung Templar Assassin dito. Hip hops the BKB. Napitas niya yung Tiny. Takabuhan na sa side ng Mineski as they will lose to. And Mineski with a questionable decision na naman sa kanilang buhay. Bakit kanyo gumugo sa taong may Aegis? Bakit? I think, Kuya Di, ang main plan nila dito tanggalin. Ay matalo. Hindi, tanggalin muna nila yung Aegis. Pero nasa mali kasi malamang ang dami. Malamang lalaban yung Pangolier doon. Ano nangyari sa kanila? At saka ang daming race back dito. Tapos kinomit nila lahat ng ultimate nila. Wala na silang natira for the follow-up nung nawala na yung Aegis. Wala na silang Laguna, walang Black Hole. Binigay nila lahat. And I think that's a miscommunication on the side of Mineski squad. Tingnan natin dito. Indeed, mga kaibigan. Ang dami nilang kinumit eh. Tingnan natin dito. Toss for the Templar Assassin. Pero masyado maasim ang Templar Assassin. Walang buyback for 120 seconds. So they'll be able to get the Tier 3 tower. Winter Curse on the backline. Pero walang nakatingin dito.
si Tiny mamamatay na naman. Tignan natin dito, Ninja Boogie. Buhay si Lion. Pero may rescue din dito, go for chase. Here comes the wave in. Coming in, naging Templar Assassin siya rito. Tignan natin kung mahabol niya. Glimmer Cave protecting itong Winter Wyvern. Nagtago siya sa loob ng pulo. Here comes the Yule setup. Tignan natin kung mamamatay niya si Wither Fever. Impale is there. Connecting. Stun disable. Stun lock. And the top two force will go down. Sama muna sa hukay itong si Winter Wyvern and Mineski. Fighting back. Laban. Alam mo, Kuya Ding, nasa kanila na yung panalo. Nawala pa eh. Nasa kanila na nga, hindi yung panalo. Nanalo na, natalo pa. Natutulog ba ang Diyos na nanalo na natalo pa? Ewan ko kung anong iniisip ng The Pangolinia, pero medyo naging greedy sila eh. Greedy ba? Ang asim ang lalim ng TA oh. Pero kasi hindi, natos pala Radiant's siya ng Tiny. Kaya pala siya malalim. Ay, nako. Nagkamali ng pinasukang liga. Sayang yung ages niya ron. Sayang ages. 120 seconds. At pero anong gagawin ng Mineski sa 120 seconds? To think, Kuya, di na nag-buyback pa yung TA na yun. Di nag-buyback din yung Mineski. Delikado nga sila din dito eh. Double DD. Double damage. Pwede naman. Double DD, di ba? Di ba, Lek? Oh. Lek, double DD. Pwede naman. Double DD. At double naman talaga yung DD. Natatawa si Lek kong yabang. Radiance middle tower. Baka si Lek yan. Pwede Radiant naman, di ba? Double DD. Kaya nga nag... Oh, pero Mineski already going for the push. Patay yung Templar Assassin for 24 seconds. Mineski might be able to take the high ground. Tignan natin dito. Walang fortification ang side ng the Pangolier. Will they be able to defend dito, mga kaibigan? Ang bilis ng push ng Mineski. Nabasagan sila sa minute. They'll be able to leave it up. Tignan natin kung makukulay yung barracks. Morting leading the charge. Gamit kasama yung mga crepas nila rito. Yup, and Ajit. Tingnan natin dito, siya ang pumapronta dito. Kailangan mag-all din ng Mineski para maprotektahan itong Morphling ito. There's the rolling boulder. Tingnan natin, how are they going to save? Oh my God! Morphling pa na natakbuhan na, sir! Naparang pruta si Morphling. Takbuhan na nga, sir. Buhay na yung Templar Assassin dito. Bakit nag... Ano yun? Well na lang yung masasabi ko. Questionable. Alam mo, the throws are real. Labanan ng mga throws, mga kaibigan. Parehong team na nagtatrow dito. Harder, hindi natin alam. Pagalingan mag-throw. Throw is real. But still, nakakuha na rin ng Rax itong Mineski. So, medyo even ng konti. They do have the buybacks though. 2,000 gold lead for both sides. For both teams? Ganon? Hindi, for the Pango. The Pangoliers ang nakakuha ng kill dito, mga kaibigan. At napakahusay ang galawan sa Pangoliers dito. Ano na yun eh? Parang parehas na team nagtotrow, Kuya D. Gusto mo yun? Ayoko nun. Ayoko nang parehas nagtotrow. Gusto ko laban kung laman eh. Okay. Ganun talaga. Itutuloy na ng The Pangolier ang push dito. But still, pabuhay na naman ang Mineski. So pwede pa silang makabawas dito. Oo, mauna na makakabasag ang The Pangolier dito. As Pangolier will be able to get rid of the track. Sabay, ano yun? Nag-smoke. Dire are scanning. Hindi ko nga alam kung sino talagang lamang eh. Parang walang lamang boss lots eh. Dire's top shrine. Sabi, humarap daw yung morph. Kala niya, DK siya. Ewan ko nga eh, matantabang ni Ajit na humarap doon tapos hindi pa siya naka-attribute shift. Ayun na nga eh. Ang lead ng buhay niya. Ewan ko ba kung ano iniisip niya, Ajit. Baka si Ajit yan. Ajit! Ajit! Pro player sila, Kuya D. Hindi tayo pro player. So baka may iniisip sila. Pro player. Di, baka akala niya, sasagi na sa likod niya yung mga kampi niya tapos nagtakbuhan na pala. Pero piling ko lamang yung Pangolier. Kampante na yung Pangolier dito. One, parehas yung bilang ng Raxxes dito. Pero mas prone na magkamali ang Mineski. Mas proven and tested. Mas malaki chance na Mineski magkakamali sa decision making. May bago, Kuya D. Ano? Hindi daw to parehas lamang. Ano? Parehas dehado. Parehas dehado yung galaw. Hindi pang parehas lamang. Ang galing nyo. Ang galing nyo ron, mga pre. Pwede naman, tama naman, parehas dehado kasi parehas sila lang to-throw. Naisip nyo pa yon parehas dehado? Gusto nyo yun? Gusto nyo ba yon? At lamang ang Pangolier ng Bahagya, kapit ang mga fanboy ng magkabilang team dito. Sinong lamang? Sinong tunay na lamang? Uy, may Shiva daw yung Lina, totoo ba? May Shiva Laguar. Umaman yung Lina, in fairness ah. Biglaan, no? Biglaan ang umaman, pero yung Pangolier, nakaposition sila to push. Side of Vice naman, para kay, ano, kay Templar sa atin. May Shiva ka, may Side of Vice. Side of Vice. Si Baby Whoop naman, medyo yung mayaman na rin dito, may Guardian Grips na siya. So, yep. Anong sustain for anong item ni Justin Bieber? Ni Justin Bieber. Kasi mayaman din yung Weaver eh. Oo, kanina nga, nakabigay din yun eh. Kasang yaman ng Weaver yung Morphling ah. So, hindi ka pwede magpatumpik-putumpik dyan. Dalawang sobrang lakas bumawas na hero yan, TA Weaver.
Parang 50 pesos lang yung lamang. Dahil alam mo, board alam mo, play, no? Alam mo kung anong nilamang ng Pangolier. Lamang sila sa control eh. Mm-hmm. Ang dami nilang kaila, sakay. Ang win condition ng Mineski, black hole sa tatlo. At oo, least two. Minimum two. Kung ba-black hole mo yung isa, nag-dark circle na lang sana. Anong item ng Morph? May BKB na ba siya? Ay, banggaan sa gubat mga kaibigan. Sinong lalamang dito? Oh, my goodness! Pwede nila mahuli ito. Nahuli, nabinger, nabura, nawak importado mga kaibigan. And that's a big kill. Takuan Joneses mga... Tignan natin. Glimmer Cape protecting. Dako, Nashiba LaGuardia. Yul Scepter of Divinity. Stand up! Mamatay at 50 seconds. Tulog. Walang bukas. Etong Winter Wyvern napitas sa sarili nilang gubatan ang Dapangolier and Mineski. Now, ko dapat on a massive advantage. Hindi naman sila lalaban. Ang may problem, vision sila dun kanina, di ba? So, at I think alam nila or may idea sila eto, lang dun yung Mineski. Mauna-una lang tong laban. Kung sinong maunahan, panalo. Kung naunahan yung kabila, talo. Ganun lang yan. Kumbaga, taplay. So far, taplay yung laban. Walang itulak kabigin. At the news! Tignan mo yung score! Tignan mo yung score! The legendary 3-2-2! Oh my God! Ito na ang signals na hindi mapaliwanag ng panahon. 3-2-2! Parehas, Dehado. Parehas, Dehado nga mga kaibigan. Hindi natin alam kung sino. Parang, makakakita kayo. Throws after throws. Kumbaga sa chess, perdigaan na itong laban. Perdigaan na. Nahuli si T.A. Unang nagpatiwakal. Meron ayun pa rin ang tinayin. Ayun na, BKB. Shiba LaGuardia. BKB sa katupunan. Nag-ninja out. Takbo na, nag-ninja out. Makahuhuli pero protektado siya. Hindi maganda to, Kuya D. BKB, takbo. BKB is used. Is used. At top lane ng punteriya rito ng Mineski Dota. BKB, takbo. This gold is not good. The third Roshan is up. At sino bang pinakamaganda kumuha niya? Walang iba. Kung hindi, si Enigma, mga kaibigan, ng El Presidente ng Hip Hop. Tingnan natin kung makukuha niyan. Refresher, no? Tingnan natin. Pero lalaban pa rin dito ang Dapangolier. Lalaban, hindi do or die na din to eh. Kung matalo sila sa clash kaya na to. Kaya naman nilang lumaban dyan eh. Magnetize sila. Huwag na maunahan si Tolongues na Brewmaster ng ano, ng ganun kanina. Ang kailangan nila yung Brewmaster, maging tatlo, hindi nila kailangan ng dead Brewmaster. Eh, Brewmaster, medyo ace tolong eh. Espiritu na lang, oh. Espiritu na lang yung laban. Beaver, Beaver, huwag kang magkakamali ng Orchid. Cheese? Bababa, maganda to ah. Vision game, mang laban. Pero sandali, sinong i-Orchid niya dyan? Wala, wala. May grips eh. Tanggal din yan, may BKB rin. Iwas pusoy lang sila pag na-Orchid sila yun eh. Lang ang pwede, sila yun lang ang pwede. De, kailangan niyang gawing ano yan. Ano yung kasunod ng Orchid? Bloodthorn. Bloodthorn, si no? Bloodthorn. Para sulit. Kailangan niyang gawin si Bloodthorn. Kailangan niyang tawagin si Tonton. Si Bloodthorn. Nako. Uy, ito na. Tamang segue ang Dapangolier dito sa Getty. Hindi, hindi na alam ng Pangolier gagawin nila. Natataran mga TI ano na sila. Ano na lang yan eh. Tarantang itik na sila rito. TI. Tarantang itik. Pwede, pwede naman. Natarantang itik na sila mga Mineski, kaibigan. Mineski, they're still going for the Mineski, day. Mineski, nung lamang yung Pangolier, nag-TP sila, Tis Pogi. Etong Pangolier naman, ang kasunod ng TI, ay TP. Ay, kaso nakasneaky. Uy, kalaban. Nakawan, hindi makakalaban. Walang kawala. Oh my God. Libre Roshan, mahandog ni Mayor. Baka maagang handog ni Mayor, mga kaibigan. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Uncontested. Bakit? Roshan. Roshan, ano ba naman yung Mineski? Uy! Nahuli! Nahuli! Ay! Boon! Jules! Jules! We need you! Naging this guy! Gun. This guy is giving me cancer, Jules! Look at Dalina! He's dead! Wasted life! Oh my God! All of this kaya effort! Kaya ano ata ito eh? Si Buwan? Si JK Labao? Sa ilalim ng puting ilaw! Ay, nako. Yung mga decision making dito ng Mineski. Hindi medyo si dito Moon, silang... Moon is the problem. Oh, sila yung G! Oy! Pero may bawi ata dito. Napakagandang bawi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ages lang yan. Pero nandito Mineski ready to fight board. Tignan natin. Nag-buyback yung leader rito. They want to go for the fight. It's a 5-day goal. Tignan natin. Naku po mga kaibigan. Naku, Primal Split. Naku, naging pato. Oh my God. Takbuhan na. Nagamit na yung Primal Split. Ito na iniintay na Mineski. Uubusin namin si Topats mga kaibigan. Saan ka pupunta Topats? Tumatakbo ka bang Senator? Eto ka. Patay ka ngayon. Patay si Topats dito mga tropa. Topats! General, Mayday, Topats is down! Topats is down! Ang gandang papitas yun, naging bayani, mabigla si Moon. Dahil kay Moon, nanalo pa sila doon. Masyado mong minamasama si Moon. It's all part of the plan, sabi ni Moon. My mission here is to be a double agent. My death doesn't matter, I have buyback.
Oh my God, and if you die, at least you died a hero. Debated.com.ph, sabay lamang naman ng Mineski, sila naman na magpupush, pero may nag-split po sa top lane, ha? Tignan natin kung bago hard commit yung Mineski rito sa bottom lane. Ang ganda ng laban, man. Yun lang masasabi ko. Parehas dehado. Totoo, parehas totoo. Dehado yung laban. Totoo. That rose are real. Kaya atin, direct pwede balipat sa buyback status. Tignan natin, buyback status. Yung buyback naman yung dalawang namatay. Pero tignan natin kung pupuwersa yun. Uy! Winter Curse! Patay yung tropa! Pero niligtas. Niligtas yung tropa. Muntik na mamatay si Leon Guerrero dun, ha? Sa pagkakataon na yun. Pero ginamita ng Ethereal Blade nung Tiny just to make sure na masisave yung Winter Curse. At kita mo, wala nang Winter wala Curse. Wala nang may baba to. Wala nang destructive weapon tong Pangolin. Kung mga Pangolo na lang sila rito. No, Pangolo. Oh! Gusto nung ito! Nakotibated.com. Pero use Scepter. Ay, hindi. Ginamita na yung Keyblade. Signan natin dito. Protektado. Hinihintay si Baby Whoop tumalo dito. Gagusto gumamit ng Black Hole. Pero delikado. Pumasok na ito. Ahabol pa ata sila dito, mga kaibigan. Baby, yung Earth Spirit. Support. Supot yung gulong niya. 10 bits, mga kaibigan. Oh, another gulong. Another slow. Oh, we want to go for the chase. Will they go for the chase? Ginigibate sila rito. Ginigibate. Pinasok. Hinuli. Huli ka, Balbon. Nagkasailated pa rito. Patay yata yung spirit. Black hole! Huli, pero instant buyback. Ito na ang pagpahon ng api. Wala na kayong black hole. Kami naman ang lalaban dito. Kayo naman ang nagibate namin. Sinong hinuli? Kaso wala silang mahuli. Nakapagtago pa rito si Arik. Si Anigma! Makakataka si Anigma! Buhay siya! At walang nahuli ang Pangulo, mga kaibigan! May inuhuli sila rito! Ay, may naispatan! May naispatan si Padoodle dun! Tignan na! Nakatipi lahat! Nakatakas lahat, mga kaibigan! Pero hindi, may nahuli si Leon Guerrero! Eto, wave up! Coming in! Avalanche just to save! May nagtitipi na naman! Weaver Beaver! Gusto niya umabol! Pero may nakapagtipi na naman dito! Winter Curse! Ikaw na lang ang biktima! Oso! Nakatakas sila lahat! Ba't ganun? Nag-buyback sa may nakatakas lahat. Makakapatay pa ata, pero may buyback din yung Mineski. And the throws are real. It's real. It's Alien. This is why Alien won't talk to us. Mineski and the Pangolins, they are the best throwing teams in the whole wide world. Number one in C. Number one in the CIS. Ba't ganun? Ang gulo nila. Hindi ko alam kung gusto ba nila. Parehas ayaw manalo. Yun lang ang masasabi ko. Oh my God. Hindi, pero laban. Pero yung goal lead, nasa side na ngayon ng Mineski. Hindi, pag ba nag-buyback sila rito, wala na sa kanila yan. 5K na naman yan sa kabila. Pero tingnan natin kung mapupuwersa ng Mineski mag-buyback dito, ha? 17 seconds, they're going for the barracks. Gusto niyang gamitin yung kanyang USF initiation. Templar Assassin, kumbaga nakapandin na yung TA dito, wala na, sagad na yung brief niya dito. Yung Chubibo na naban, pero takbuhan na for the Pangolier squad. Pero lamang Mineski rito kasi nag-buyback yung ano, eh. Yung Templar Assassin, pag nahuli yung Templar Assassin dito. Wala na, tapos ng buhay. Oh, but level 25 na pala yung Brewmaster. Ito na yung problema ng Mineski. Forever na nang naka... Uy, double DD na naman, Kuya D. Forever nang naka primal split si Bru. Only rides. Si Bru Arellano, forever nang naka ano yan. Ay, hindi niya kinuha yung talent. Nilala mo ba yun? Si Bru Arellano. Oh, yung asawa ni Ia Villania, di ba? Lina Villania. Pwede naman. Feeling ko pag mga gantong oras dahil natutulog na si Kuya D. pag mga thunders talaga, dapat natutulog na ng gantong oras. Kung ano naman si nasasabi. Si Bru Arellano. Ba't ganun? Ano kinuha talent? Direk, silipin mo ang talent nitong Brewmaster. Tutok mo lang. Gusto ko lang makita. Wala pa siyang 25. Busy ka lang. Ah, 24 pa lang pala. Akala ko 25 na. Oh. Akala ko naman. Lagi. Pero open sa dami risk rito. Dikit, mga kaibigan, ng laban natin. Walang itulak kabigin. Kapit lang sa mga garter. Kapit lang tayo sa mga garter. Sino bang talagang lamang dito? Kuya, di may naisip din ako. Ano? Rapper din pala to si Bru. Si Bru? Sino? Rapper yan eh. Si Ambru E. Ay! Okay po ha. Okay po, si Aki po yung jumok niya. Pwede naman. Old. Pwede naman. Wala naman nagsasabing masaya. 24 pa lang siya dito. Pero laban na yan eh. 1K advantage. Shout out kay Manager Orenzu. Watching. Kay Madam Yasumiya. Watching. At hello. Shout out sino mang, sino. Pero isa lang masasabi ko, nakakatawa tong laban natin. Talagang bakbakan kung bakbakan eh. Sabi ni parang ito yung tinatawag nating walang isip Dota. Talagang parang mga parang auto-chess yung clash eh. Auto-chess eh. Hindi na pinag-iisip. RNG is real eh. Sabi ni Leo B, naka-fine match na daw siya lahat-lahat. Hindi pa rin daw tapos. Aki, last mo na daw yan, sabi nila sa chat.
Ilan ba nanonood sa Twitch? Pwede naman. Ilan nanonood sa Twitch? Ayan, dami pala nating viewers. Ilan sa Twitch? Akala ko sila lang yung viewers natin. 151. Ay, baba dyan. Dito tayo sa 1-2. Marami-rami. Pwede na. Shout out sa mga nanonood dyan. Pero laban pa kami dito. Ah. Sige, anong mas nakakatawa? Si Ambrui o si Bru Arellano? Oh, diba mas comedian wala si Ambrui? Kasi ano... Di ba comedian wala, yun? Ang joke, hindi kung alam ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Ang joke, hindi sa nakakatuwa yan eh. Alam mo ang talagang susi sa joke? Ano? Timing and delivery. Yan ang kaibahan natin. Kahit mas maganda, sige, may mas maganda joke mo sa akin. Pag wala sa timing, hindi mabenta yan. Kailangan yung joke mo, ano, yung delivery, oh, kasi sige, precise. Sige. Ay, may gem. Ay. Walang pumupulot. Oh my pero god. Pero nakikita yan sa mapa, di ba? Oo, may kumikinang dapat oh, dyan, sabi. Pero mas pata ni Kuya KP. Nakita ni KP ang Gem of True Sight, ang patungo sa liwanag. At kita mo, hindi na rin maintindihan po kung sino talaga ang lamang, mga kaibigan. 2K Goldie at the moment sa Masai Domineski, 35 to 26, ang score line natin dito. Pwede naman, tingnan natin dito. 2K Gold Lead for Mineski Squad. Ano? Kuya Direk, wala na yung buyback. Well, ipakita natin yung buyback status natin. Mas mahalag. Wala na tayong paki sa net worth eh. Naku, may repression orb na si Baby Wap. Si Baby Wap, naka-repressure na. Kumbaga, alam mo si Baby, hindi rin natin masisisi ito. Nagpapasiklap ko. Siyempre, tinanggal siya nitong team na to. Siyempre, bubuhatin niya. May champion. Uy, isang palo na lang to. Kung ikaw yan, Kuya D, i-deny mo ba yan o hindi? Ako? Siyempre, wala naman ako mid lane tower. I-deny ko na yan. Hindi. Ayaw nila ng deny. Hop! Radiant's bottom tower has been denied. Pero itong Wyvern, wala siya sa actionan dito, ha? Direk, pwede ba natin pakita yung graph? Ang gulo daw ng graph, eh. Pag ganun-ganun, eh. Parang alam mo yung naghihingalo. Parang ganun yun, eh. Plot. Naghihingalong pasyente. Tit! Naghihinga yung pasyente. Tapos biglang nagulat. Pwede naman. Puma-flatline na kanina yung Mineski dito eh. Ewan ko sa pangolin eh. Gulor ni Magdota eh. Ewan ko na kung ano nangyayari. At feeling ko utakan na lang ang laban dito eh. Feeling mo utakan? Eh wala parang mga walang utak yung maglalaro dito. Hindi, joke lang. Pero parang ganun na nga. Half-mit. Kasi para talagang auto-chess eh. Sa auto-chess kasi din nag-iisip mga hero doon kung nalaro niyo. Auto-chess is real. Tignan natin dito. Di na nila ngayon na lang. Alam mo, nagpapa-cooldown na lang ng buyback to mga to bago lumaban. Mautak. Ay! 1 minute more. Lumabas pero may erosion na ang ulit. Ang senyales ng tagumpay. Siyempre, alam na nga na yan, ng pangolir. Kasi may Templar Assassin sila. May mission and vision sila dyan sa loob ng pit. Kaso mahirap lumaban dyan. Brewmaster, level 25 na yan yung malaking X. To the factor dapat, ng pangolir dito. Dapat Kuya Di, pagka sa panibagong patch, dapat may ibang item na lumalabas si Roshan pag ilang beses ako na lumabas. Ako nga matagal ko nang sinasuggest. Di ba minsan maraming cheese si Roshan? Pag nakabuo ka ng apat na cheese, yung mabubuo na yung bilog. Pag ginamit mo, buo yung buhay ng lahat. Magiging Dragon Ball. yung lahat ng buhay ng mga teammates mo mabubuo. Ganun. Magiging Dragon Ball pala yung cheese. Pag pito, yun na, pwede ka nang mabubumiling. O kaya... Okay, pag limang Roshan, may barracks na. Alam mo, may barracks na aki. Pwede yun, di ba? Oh! Why? Si KB! Tumalong! Tumalong! Tumalong si KB! Mayday! Nag-repress si KB! Ay, the winter curse! Kapi pa more! KB! Ay, si Baby pala yun, sorry. Si Baby! Kinabahan pero si Winter Wyvern, hindi gumana yung dalawang hole block ni Baby Whoop. Kaya, that's why you're no longer in Mineski. That's why you don't ask me, no? Okay, oh! Pinali bago! Patay, oh! 4v5 situation. Pero ang kunat, nakuha, sir. Leon Center, tignan natin yung mabubuhay. Bago gagamba! Hindi gagamba yan! Cricket yan! Oh my god! Si Ronnie Cricket! Ay! Patay din! Wala tayo pa kayang kung iipis! Si Bro Arellano, patay din! Si Ambroy nga! Eto na, nanalo ang Mineski squad sa naganap na clash, mga kaibigan. At 10k agad ang gold lead nila. Ay, pumasok! Galit si Iceberg. Galit si Baby Whoop.
di gumana yung double black hole, pero sa hindi malipaliwanag ng Shecha, panalo sila doon sa pagkakataon na yun. At ito na nga, comeback is real for Mineski. Take note, game 1 pa lang so at napakainit na agad. Feeling ko bawal doon sa may sakit sa puso. Bawal sa may sakit sa puso, mapa-flatline. Parang yung graph. Naghihingalo na. Naghihingalo daw sa ECG. ECG daw tawag doon. Electrocardiogram. ECG. Kaya, Adrian Kudrak. Si Adrian Go. ECG. Pwede yung ECG si Adrian Go. Adrian Conrad Go. Ah, oo nga pala. May contract. Yung isa naming, ano. May contract pala sa pangalan. Sa isang, trabaho. Yan ang pogit mayaman si Adrian Go, mga kaibigan. Adrian Conrad General. Ano yung pinag-uusapan natin, Kuya? Yung pag napatay mo na ilang beses si Roshan, pwede ka nang umiling. Oo. Ako, quest, ano ko, may barracks na nilalagnag si Roshan sa panglimang beses. Pwede na siya magulo. Pwede ka magtayo ng bagong tore, no? Pero ito, tignan natin, ha. Oh, dinidepensan. Oh, ano bang trip ni Brewmaster dito? Parang hindi naman kasi marunong mag-brewmaster to, parang hindi si Ice. Si Ice talagang only raids key. Pag pinag-tripang ka niya, yung Chobibo Gaming ka talaga. Wala, mahina yung brew, no? Mahina yung brewmaster nila. Wala sa level ng mga inaasahan ng brewmaster. Wala sa hulog. Tingnan natin, full pack items. Uy, Radiance pa, plus BKB and Vladimir. Hindi pa alak niya. Anong pinuantalin niya? Mag-ano siya dito, mag-bubasher. Ba? Anong pinuantalin dito ni brewmaster? Ay, pag-ibig natin. Play to save the day. Kaso setup ng Magnetize. Hindi nga lang na Magnetize. Binigger yung naka-refraction. Amamat hindi. Ginawang volleyball player. Mala Syra Dakis. Ganun. Pero Kuya Pero nakahulihan na. Oh, tignan natin. Wala na dito. Si Totoy Bato. At si buy back si for the Templar Assassin. Nakita mo ba yon? May tinamaan ba yung ano, yung black hole? Wala siyang tinamaan, pero nanalo sila. Pero pwede mas maganda pang hindi tumatama yung hole block niya. Kesa tumatama. Kesa tumatama, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. Re-rectahin na ata nila. Re-rectahin na talaga nila. Ano pa bang gagawin nila? Mega claims. Mega 2 na eh. Sinasabi natin ang hina ng ano, Radiant ng Templar Assassin. Yung tiny one item to rule. Oh my God! Grabe naman pagaling ako. Hold block! Pero hindi! Naku! Hopya man ipapul na huli. Patay! Ang nag-victim, mga kaibigan, ang GG will be called Mineski. Game Kuya D, nag-pay off din. Sabi ko sa iyo, magpo-follow up yung... Yung TA, no? Kaysa sa Morphling. Talagang tinlag lang din nila hanggang late game. And still, Mineski gets the first win of the series. Dito lang yan sa ESL 1 Mumbai. Alam mo kung anong tawag sa series na to? Oh. Game of Throw. Game of Throws. Mm. Pwede naman. Season 8 finale. Season 8 finale. Game of Throw, mga kaibigan. At... Diyan, nagtatapos ang game number 1. Babalik tayo for game number 2. Kaya bang maka-2-0 ng Mineski? Sumakit ulo ko dun. O, tutuluyan na sila rito. 54 minutes. 54 minutes na... Yabo ang isa sa mga example ng how not to play Dota, mga kaibigan. That's what you don't want to do. Sa pag nagdo-Dota ka, eh, grabe. Feeling ko, ano eh, feeling ko... Feeling ko blessed. Oo. Feeling blessed. Natutulog ba ang